mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie. Isa sa mga avid listener mo. Bago ko simulan ang kwentong ito, marahil ay karamihan sa atin ay narinig na ang kwento ni Teniente Gmo at ang baryo nito. Halos ganito din po kasi ang karanasan na ibabahagi ko sa inyo. Pero karanasan naman ng aming ama. At kung paano siya nakaligtas sa kamay ng mga aswang. Bali ang kwentong ibabahagi ko ay ilalagay ko sa point of view ng aking ama. Natawagin na lamang natin sa pangalang Faustino. Lumaki ako sa isang lugar na pagsasaka ang tinatrabaho. At ang pangunahing produkto na tinatanim dito, mais at tubo. Sa dinami-dami ng pinapasukan ko, masasabi ko na iba't ibang tao ang nakakausap namin dito. May mga pagkakataon naman na yung mga nakasama namin dati, makakasama namin ulit. Depende sa kukuha sa amin. Isa sa mga nakilala ko noong mga panahon na yon, ay ang katukayo ko. Faustino din ang pangalan pero tawagin na lamang natin siyang Tino para hindi tayo magkalituhan dito. Si Tino ay sobrang naging matalikong kaibigan sa kadahilanang madalas ko siyang makasama sa mga trabaho noon. Lagi ko din niyang kasamang kainuman at may mga pagkakataon na doon siya sa bahay namin nakikitulog sa kadahilanang malayo ang tinitira nito. Hindi naman naging iba sa akin si Tino. Masasabi kong mahigit isang taon kaming magkakilala noon, kasama ng iba pa naming mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, Sir Seth, nagkaroon ng malaking problemang pinansyal si Tino. Ang sabi niya sa akin noon, tagutom sa baryo nila. Wala daw mabili na karne at wala silang makonsumo. Natatandaan ko yun na medyo tagtuyot nga noong mga panahon na yon. Kaya naisip ko naman na baka lang talagang ang baryo nila ang natamaan ng taghirap, diba? Ayon kasi sa pagkakakwento nitong katukayo ko, ay talagang parang sinumpa yung baryo nila. Hindi maganda ang lupa na taniman. Nangangayayat ang mga alagang hayop at hindi nagtatagal ang buhay. Kaya naman pangangaso ang masasabi nilang pangunahing pinaghahanap nila ng pagkain noon. Pinahiram ko siya noon ng pera. At sa kabaitan ng aking mga magulang ay binigyan pa ito ng manok at mga itlog. Sa mga magtatanong, dekada 70 ito nang nangyari. Tuwang-tuwa si Tino noon. At pagkatapos ay sinabi niyang tatanawin niya umanong malaking utang na loob ito sa amin. Matapos ang tagutom at tagtuyot, nagsimula ang tagulan at nagsimula na naman ang pagtatanim sa bukid. Isang umaga noon, walang pasok. Nagulat kami ng mga magulang ko at kapatid nang makitang nasa may labas ng bahay namin si Tino. May dala itong malaking net. Tapos nung pinapasok namin, nilatag niya ito sa may lamesa. Isang hiwa ng napakalaking parte ng karne yon. Sabi niya, baboy daw. Bigay umano ng kanyang ama sa kadahilan ng nagpapasalamat ito dahil nakatulong yung naibigay namin noong tagutom sila. Namangha ang tatay ko noon. Anong klaseng karne yon dahil parang doble ata ng hita ng baboy yon. Ang sagot ni Tino, nakahanap umano sila ng mataba-taba at malaki-laking baboy ramo. At yung malaking parte ay talagang binigay sa amin. Mainit-init pa yon. Kaya naman hindi namin yung tinanggihan dahil sa totoo lang, hindi naman palagi sa amin karne ang kinakain eh. Doon na rin na nanghalian si Tino.
Masarap ang pagkakaluto ng nanay ko doon. May halo itong mga ricadas kagaya ng asin, bawang at luya. Kaya talagang wala kaming napansing kakaiba o kahina-hinala. At syempre Sir Seth, si Tino yun eh. Tinuring kong matalik na kaibigan, pinagkakatiwalaan, at halos wala na siyang pinagkaiba sa mga kapatid ko. Sa talambuhay ko ata, yung karne na yun ang masasabi kong pinakamasarap na natikman ko sa buhay ko. Hindi umabot ng 3 araw ang karne na yun. Araw-araw ay niluluto ng aming ina ang natira at yung tipong simot-sarap talaga yung pagkakakain namin noon. Umabot sa puntong laging sinasabi ni tatay kay Tino na kapag nakahuli ulit sila ng ganong baboy ramo, ay bibili daw si tatay pang konsumo at pulutan. Pero hindi na rin naman naulit yon, kahit na patango-tango lamang si Tino. Hanggang sa makalimutan na rin namin ang paghingi pati ang lasa noon. Mga bandang Marso ito. Simula na naman ang tag-araw. Matatapos na ang gapasan. Nalala ko pa noon na medyo namumroblema si Tino sa kadahilan ng taginit na naman. Tag-Toyot at tag-araw. Taghirap na naman umano sa baryo nila. Baka mangyari na naman umano yung nangyari sa kanila noong nakaraan. Sabi ko naman kung sakali man ay sa bahay na lamang siya makikain kako, o di kaya ay makipulot kami ng palay na nakakalat kapag anihan tapos ay ipakilo namin. Natutuwa naman talaga sa akin si Tino. Pero ayun nga. Laking pagtataka ko ng ilang araw pa lamang ata matapos sabihin sa akin ni Tino yung problema niya. Ay siya namang yaya niya sa akin, Sir Seth. Sabi niya, inaanyayahan niya umano ako doon sa kanila. May handaan daw kasi, kaarawan ng kanyang ama. Siyempre natuwa ako sa kadahilan ng makakapunta na ako sa lugar ng kaibigan ko. Nung nagtanong ako kung meron pa bang isasamang iba, diretsa na kong sinagot ni Tino na wala. Ako lamang ang pwede kasi nga kahit may handaan ay taghirap pa rin ang panahon na yon sa kanila. Kaya limitado lamang ang pwede nilang imbitahan at sa parte niya, ako lamang daw ang napili niya noon. Napatango na lamang ako. Tapos ay ngumiti ito. Sabi niya na kung sasama ako at may tira pa naman pagkatapos ay makakapag-uwi pa naman ako. Lalong-lalo na umano yung karne na gusto ng aking mga magulang noon. Doon ako na-excite kahit papano. Kaya sabi ko, sige. Gabi ang handaan. Hindi ko naman ipinagtaka dahil sa ganun naman talaga sa probinsya. Lalo na kung manginginom at nagpupulutan ang mga nandun noon. Pagkatapos namin sa may tubuhan, bandang alas 4 ay binaybay na namin ang lugar pa uwi kila Tino. Kalahating oras? Isang oras? Hindi. Inabot kami ng 2 oras noon. Partida at nakabisikleta pa kami. Nakaangkas ako sa kanya pero kasi pagdating sa paakyat na parte, ay kailangan na naming maglakad kasi mahirap ang paakyat noon. Napatanong ako noon kay Tino na kung ganito ba ang araw-araw niyang pagpunta at parito sa lugar nila. Umuo lamang ang kaibigan ko nito. Sabi niya, wala naman daw ako dapat ipag-alala dahil sasakto lamang naman ang pagdating ko doon. Bigla siyang may sinabi na gagabihin daw talaga ang handaan. Lalo na kung wala pa yung pagkain. Nung tanungin ko siya kung paanong wala, natawa lamang siya at sinabi niya, baka nagkakatay pa lamang daw sila. Nakakarinig na ako ng lagaslas ng ilog noon, ng batis. Kaya alam ko na may tubig malapit doon. Kami dati ay doon bumabase sa ilog. Pwede mong baybayin yon. Aalamin mo lang kung saan direksyon ka pupunta. At babaybayin yung ilog at makakarating ka na sa paroroonan mo. Nalaman ko na lamang na malapit na kami. Nang magsimula na akong makakita ng liwanag ng mga ilaw ng apoy. May nakita akong bakuran pero nung papalapit na kami.
Bigla akong napatanong kay Tino. Pre, akala ko ba baryo to? Bakit kayo lang ata may bahay dito? Hindi na lumilingon si Tino sa akin noon. Habang sinasagot ako ng komunidad lang to katuks. Kami-kaming mga angkan. Pero malawak yan dyan. Hawak namin tong lupay nito. Habang papalapit kami, napakatahimik ng paligid. Pero noong malapit na kami sa tarangkahan ng lugar nila, bigla akong nagulat sa nakita, Sir Seth. May karamihan sila. Maraming mga tao. May mga kanya-kanyang pwesto na lamesa. Oo, abala sila noon sa kanika nilang gawain. Pero ang hindi ko maintindihan noon ay para bang halos lahat ng mga mata sa akin nakatingin. Mula sa kalalakihan na nagiinuman at abala sa may lutuang kawa, hanggang sa mga kababaihan na may kanika nila ding toka sa handaan. Natanong ko si Tino kung lahat ba yon ay mga kaanak niya. Bakit napakarami? Ang sabi niya hindi. Yung iba daw ay dala din ng mga kamag-anak nila na kasama din nila sa trabaho. Maya-maya pa, tumayo ang isang lalaking pinakilala ni Tino bilang ama niya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Ador. Ang sabi niya, "Bakit ngayon lang yan?" Ganon ang pagkakasalita niya. Hindi bakit ngayon lang kayo, kundi bakit ngayon lang yan. Na para bang may pinadala lamang itong si Mang Ador ng gamit sa anak niya. Nagpaliwanag naman si Tino noon. Pagkatapos ay pinakilala ako. Ngumiti ang ama niya. Itim na itim ang ipin ito na parang kumain ng tinta ng pusit. Sabi niya, "Aba, siya yung kapangalan mo, no? Sige, iho. Pasama ka na lamang dito kay Tino at kumuha na kayo ng makakain at makapwesto na." Sabay baling nito kay Tino at sabi, "Busugin mo yan, ha." Kinilabutan ako kahit papano nun. Para bang may mali sa paraan ng pagkakasabi ni Mang Ador sa akin. Hindi ko talaga mawari kung ano pero alam ko na merong hindi tama nun. Dinala ako ni Tino sa isang mesa na halos lahat ata ng luto ay mamantika nun. Iba-iba naman ang putahe depende sa amoy. Pero ang napansin ko lamang ay parang iisang lutuan lamang ang ginawa sa pagpapalambot ng karne at sarikadas lamang nagkakaiba. Para bang karinderya. Hinayaan ko na lamang ito. Nung kainin ko ito, Sir Seth, aba, napakasarap. Pamilyar na pamilyar yung lasa nun. Kasing karne ito nang dinala ni Tino sa amin. Natuwa ako noon na sobrang dami kong kinuha kagad. Magkatabi kami ni Tino pero ang napapansin ko sa kanya ay kumuha naman siya ng pagkain sa kabilang mesa. Halos kaparehas lamang din ang kinakain ko pero sa kabilang mesa talaga siya kumuha ng putahe niya noon. Doon natanong ko sa kanya kung nakahuli ba ulit sila ng baboy ramo na katulad ng kinain namin noong nakaraan. Sabi ko, "Padalhan mo ako. Pabayaran ko na lamang kay ama." Walang ano-ano. Sumingit ang tatay niya. Bigla na lamang itong nanghimasok at ang sabi, "Nako, sa inyo pala binigay ng anak ko yung karneng itinakas niya. Magaling." Humingi ako ng tawad noon. Tapos sabi ko ay hindi naman namin alam kasi akala namin pasasalamat lamang ng pamilya nila. Tapos ang sagot ni Mang Ador, "Ayos lang. Mapapalitan din naman yung karne na yun na nawala. Tsaka alam mo ba, sa tradisyon namin dito sa bundok, mas masarap ang karne na galing sa kumain ng sariling kalahi."
Katulad na lamang ng baboy ramo. Tapos kumain ng kauri niyang baboy ramo. Mas masarap ang karni nun. Kapag tao, ganun din. Pag kumain ng kapwa tao, lalong sasarap ang karni. Sabay nagtawanan ang mga magkakamag-anak nun. Napalingat ako sa paligid nun. Nakangiti ako. At yung iba pa, pero yung iba talaga ay naghalakhakan maliban kay Tino. Siyempre akala ko may halong biro yun eh. May mga kasabayan kaming kumakain. At yung iba naman ay sa pagkakatingin ko, yung mga naimbitahan, pero mas marami pa rin ang mga kaanak. Naubos ko na yung isang plato nun. Kukuha pa sana ako dahil pakiramdam ko, hindi man lamang bumigat ang tiyan ko. Pero noong pakuha na ako, dito na ako inawat ni Tino. Sabi niya sa akin, mamaya na daw ulit ako kakain dahil baka maisuka ko. Iikot-ikot muna kami. Narinig ito ng isa sa mga kamag-anak niya. Ang ginawa ng kamag-anak niya na ito, halos hatakin ako at kunin yung plato ko para kumain pa rin. Ramdam ko, Sir Seth. Ramdam ko kung paano ako pinagtitinginan ng mga tao doon. Hindi ako praning o assuming dahil nakatitig po silang lahat talaga sa akin. Maliban doon sa ibang mga bisitang tahimik at patuloy na kumakain. Agad na hinarangan ni Tino ang kamag-anak niya. At ang sabi ng kaibigan ko, Tiyay, maya-maya na. Iinom din kasi kami kaya baka maparami. Agad itong ikinasama ng titig ng sinabi niyang tiyahin. Hinatak ako ni Tino at ang sabi sa akin ay, hindi pa daw pala namin naaayos yung dala kong gamit nun. Ilalatag lamang daw muna ito sa kwarto niya. Pumasok kami sa bahay nila. Gawa sa kahoy pero may kalakihan ang bahay ng kaibigan ko nito. Ang daming kwarto. Napapansin ko sa loob ay yung mga bintana na may mga nakasabit na kung ano-anong palawit na parang mga buto, mga ipin, mga basag na bungo. Hindi ko na lamang ito binigyang pansin sa kadahilan ng alam ko namang pangangaso ang pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga tagaroon. May mga malalaki silang lusong. Tapos ang dami nilang malalaking itak na talagang pangmalakihang huli na yung tipong kayang tumaga ng mga malalaking hayop. Ganon. Pumasok ako sa kwarto ni Tino. Maliwalas naman ang kwarto niya. Meron siyang bintana. May mga libro din doon ng kaibigan ko. Iba't ibang baitang libro na yon. Magtataka ka kasi hindi naman nakapag-aral ito pero yung koleksyon niya ng libro, akala mo nahalughog na niya yung buong paaralan. Mahilig lamang daw siyang magbasa. At ang sagot niya kung saan kinuha, basta. Nag-ayos na ako ng gamit ko. Itinuro sa akin ni Tino ang pwesto ko mamaya. Kaya doon ko na nilatag yung lagayin ko ng damit noon. Magkikwentuhan pa sana kami ni Tino noon. Nang walang ano-ano ay meron kaming narinig na sigawan sa may labas. Sabay kaming lumabas sa kwarto niya. Pero hanggang pintuan lamang kami ng bahay at sa bintana na rin kami sumilip noon. Nabutan namin na merong nagwawalang lalaki sa labas ng lote ni Latino. Akap-akap nito yung anak niya. Mga lima silang may dalang apoy noon. Kitang-kita ko na itinutok nito nang nanginginig ang itak sa isa sa kamag-anak ni Tino. At sabi nito, "Wag na wag mong idadama yung anak ko sa kahayupan at kagutuman yung mga hayop kayo ah. Ikaw, kaibigan kang tinuring ng anak ko. Tapos dadalhin mo siya dito sa pamilya niyong puro." Hindi na natuloy nang nanginginig na lalaki ang sasabihin. Dahil biglang nakisingit ang tatay ni Tino nun. At ang sabi, "Karawan ko ngayon, bossing. Kung gusto nyo, iuwi nyo na yung anak nyo. Wala namang pong pipigil sa inyo.
Naghusay ang sumama. Tsaka huwag niyong imasama ha. At kami ay tumanggap lamang din ng bisita hanggat kaya namin. Tsaka huwag kang manggulo. Sige ka. Kapag nasira yung mood ko, baka hindi na kayo makauwi. Natahimik ang mga nasa labas ng bakod noon. Lalo na noong nagtayuan ang ibang mga lalaki na kamag-anakan ni Tino. Medyo wala nang imik na naglakad ang mga lalaki pero bago tuluyang makalayo, nagparinig pa yung matanda na sumundo sa anak nito na, "Kapag hindi kami nakauwi sa pamilya namin ah, alam na mga taga sa amin na nanggaling kami dito." Tapos ay tuloy-tuloy nang naglakad ang mga ito. Nung malayo na, nagsitawanan ng mga tao doon. Sabi pa, baliw ata yun at kung ano-ano o mano ang pinagsasasabi. Dagdag pa ng tatay ni Tino, huwag nang pansinin ang mga nanggugulo dahil yung lugar naman daw na mga yon ay may mga nagtatanim ng mga halamang, alam niyo na, bawal na gamot. Ituloy na lamang umano ang pagkain. Maaga pa umano ang gabi. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang gusto ko nang umuwi na parang hindi ko na gusto yung pakiramdam sa lugar na yon. Naudlot yung pag-iisip ko nang marinig ko ang tawag ni Mang Ador kay Tino. Sabi niya, "Tino, nasa na yung tatukayo mo? Halina, may mga bagong luto dito." Tiningnan ko si Tino noon. Sa tagal ko ng pagkilala sa kanya, alam kong may gusto siyang sabihin kaya ako na ang nagtanong. "Tino, may problema ba?" Saglit na napahinto ang kaibigan ko. Bago ito nagsalita na sinagot ang ama. "Saglit lang tay, may nakalimutan kami sa kwarto." Niyaya ako ni Tino na pumasok ulit sa loob. Na para bang may gusto siyang sabihin noon.